Okay, what's up mga ka-rides? Welcome back to the channel. So, yung video tutorial naman natin ngayon ay yung continuation nung recent video natin. Na kung saan, yung dati, kung paano lang mag-test kung gumagana ba ang rectifier regulator na 5 wires. Ngayon naman, itetest natin kung ang mga nabili nyo ba na regulator ay full wave ba or half wave. Okay? So, start na natin yan. 3, 2, 1... Yun nga mga ka-rides, at ito yung mga kailangan nating pyesa. Syempre una, battery or supply, yung mga regulators natin, ayan, syempre test light, at itong alligator clip natin, ayan. So, nung recent video kasi natin, ang ginawa natin, pagtitest lang kung gumagana yon. At syempre dito naman, tuturo ko sa inyo kung paano ma-determine kung half wave ba talaga yon or full wave yung nabili nating rectifier regulator. Okay, so, nung recent video din natin, 3 wires lang yung involved doon. Yung pink wire, yung ground wire or yung green, tsaka yung red wire na battery wire. So dito naman, lahat ng wires na yan, ma-determine natin or magagamit natin. Okay, so start na natin yan. Unahin na natin dito sa may itong KRS na to na pang RUSI. So, ganun pa rin yung procedures. So, kung nung una, ginamit natin itong pink, sasabay din natin itong yellow. Okay, so unahin muna natin itong pink. Ayan. Tapos, kailangan natin ng ground. Then, check natin dito sa may red. So, iilaw. Sa black. Hindi umiilaw. Sa yellow. Hindi umiilaw. So, ito, gumagana tong regulator na to. Ngayon, kailangan din natin itap dito yung yellow wire. Ayan. Tatap natin tong yellow wire na to. Pag tinap natin yung yellow wire, tapos umilaw sa battery wire natin. Ito, itatap natin na sa battery wire. Kung napapansin nyo, umilaw. So, yun na kagad yung palatandaan na full wave ang isang rectifier regulator. Then, check din natin sa black wire, itong accessory wire natin. Dapat hindi umilaw din yan. Siyempre, ganun din sa may pink. Hindi din dapat umilaw yan. Then, sa madaling sabi, pwede natin pagsabayin itong pink wire at yellow wire. At kung mapapansin nyo, walang shortage na nangyari. Then, tatap ulit natin sa may red wire. Ayan. Itong battery wire natin, umiilaw. Ibig sabihin, may supply talaga. Or nagcha-charge at full wave yung charging system natin. Siyempre, ganun pa rin sa may black. Dapat hindi umiilaw talaga itong accessory wire natin. Ayan, wala. Okay? So, big sabihin, ito ay full wave na regulator or rectifier regulator. Ngayon, susunod naman natin yung isang KRS. Ayan. Ito yung KRS na pang GY6. Ayan. Ganon din yung procedure. So, tap ulit natin itong pink. Ayan. Medyo madali na lang ko to kasi naipakita ko naman sa recent video natin. Yung ground natin. Ayan. Then, red. Kailangan umilaw. Okay? So, good yung regulator. Susunod natin itong black wire. Itong yellow wire, so hindi umilaw. Dapat hindi iilaw yan dalawang yan. Ayan. Okay? So, pagpapalitin naman natin. Tatap naman natin ngayon itong yellow wire. Ayan. So, yellow wire naman.
ayusin lang natin. Ayan. So gaya nung kanina, tong isang regulator natin, dapat iilaw sa may red wire. So itatap natin sa red wire. Napapansin nyo? Dumilaw yung test light natin. Ayan. Ready natin to. Ayan. Then ito, wala. So napapansin nyo, hindi umilaw sa red wire. Ibig sabihin, itong rectifier regulator na to, half wave lang to. Kasi kung napansin nyo sa video natin, at sa mga nagpo-full wave na tutorial dyan, di ba ang sabi nila, pwedeng pagbaliktarin yung yellow wire, tsaka itong pink wire. Pwede pagbaliktarin yan kahit saan. Di ba? So kung napapansin nyo, pwede pagbaliktarin yan. Ngayon, kung hindi pwede yung yellow wire natin, hindi talaga siya full wave rectifier. So dapat, kaya din supplyan or kaya din dumaan ng supply natin sa yellow wire at lalabas din sa red wire natin or yung sa battery wire natin. Then once na wala talagang supply, hindi talaga full wave yung rectifier regulator natin. Okay? So itong GY6 na KRS na to, hindi to full wave rectifier. Okay, so dito naman tayo sa may liwa. Ayan. Okay. Tap natin sa may white. Then, yung ground natin. Ayan. Siyempre, tatap natin sa may red. Kailangan umilaw. Pag umilaw, ibig sabihin, gumagana pa lang yung rectifier regulator natin. Siyempre, dito sa dalawang wire, black and yellow, wala dapat yan. Ayan. Sa yellow naman, wala din. Ngayon, ipapalit naman natin itong yellow wire. Okay. Tapos itong ground. Ayan. So, tatap natin sa may red wire. Dapat iilaw yan. Ayan. So, ibig sabihin umilaw, itong liwa na brand, talagang full wave rectifier regulator to. Okay, dapat hindi ilaw sa white. Ayan. Hindi ilaw din sa may black. Ayan. Siyempre, once na gumana yung yellow wire natin, pwede natin pagsamahin yung yellow wire tsaka white wire. Ayan. Tapos ground. Dapat walang magiging shortage dyan. Ayan. Kung napapansin nyo, walang shortage. Then tap natin pares sa red and black. Red iilaw. Black dapat hindi. Ayan. So ibig sabihin, full wave din tong Liwa brand na rectifier regulator. Ngayon, ito yung susunod natin. Machi-check ba natin to kung half wave ba or full wave din yung mga sirang rectifier regulator? So napapansin nyo sa recent video natin, ito. Ito yung sira natin. Ito yung nasunog. So check natin kung half wave ba din to or full wave nung gumagana pa. Okay, so ganun pa rin. Tatap natin sa may yellow. Hindi na natin siya pwedeng itap dito sa may white wire. Kasi kagaya nung recent video natin, nasunog. Then susunod natin dito sa may ground. Ayan. Napapansin nyo, hindi nag-short, pero check natin sa may red kung may ilaw. So, ibig sabihin, hindi may ilaw, hindi to full wave rectifier regulator. Ayan. Okay, so mabilis lang yung video natin, mga ka-rides. Sana may natutunan kayo. Siyempre, hanggang dito na lang tayo. Dadako na tayo sa mga shoutouts. Ayan. Unahin na natin si Sir Lito Licos ng Barangay Dinadyawan, Dipakalao, Aurora. Kay Ma'am Jenny De Mafelis ng Caloocan. Kay Sir Combs TV. Kay Sir Tony Guapo ng Taytay.
kay Sir Angelito Ramirez ng Calaca, Batangas, kay Sir Renato Romero ng Taguig, District 2, kay Sir Cisandre Eguya ng Zamboanga del Norte, kay Sir or kay Ma'am Marshall Obniala, kay Sir Ranger Arceo ng Bulacan, kay Sir Reynaldo Season, at last syempre kay Sir Motor Vlog. So yan mga ka-rides, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta, sa tiwala. Sana hindi kayo magsasawa sa ating channel. At ayan, palapit na tayo ng palapit sa ating goal na 50,000 subscribers. So mga ka-rides, pabutin nyo na yung channel natin doon para makapagbigay na rin tayo ng giveaways. Okay mga ka-rides, hanggang dito lang tayo. Kita-kitsa, susundo vlog. I'm out.